inang gintot bulaklak. Pag-ibig ko sa kanyang palad, nag-alay na ganda't dilag. At sa kanyang yugi at ganda, nayuhan ay nahalina. Bayan ko dinihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakyan nila, ang di magnasang makaalpas. Di Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't dalika. Aking anhika, makita kang sandalaya. Dalhin mo ang pag-asa, Maynila, oh Maynila, at itanghal itong bansa. Pilipinas kong inuputya, ugat ng Maynila, oh Maynila.
at itanghal itong bansa. Pilipinas ko, inuubos siya. Ugat ng luha ko talita. Aking adhika, makita kang malaya. Okay. Magandang mandang hapon, bayang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sumayang papayad naman yung tanging palatuntunang Tinig ng Maralita, Police Hour on the Air. Kami po ngayon ay nasa mga ipapawid at yung napapanood sa online kakamping news dogbloodspot.com www.ustreamtv channel plus kakamping online. Kami po inyong mapapanood at kami po inyong ngayon madidinig sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Real time po kami ngayon. At aming pong telepono ay 553-8656-480-5812. Ngayong hapon mga kaibigan ay malapit na. Ito ay Lunes Santo kahapon. Ngayon ay Martes Santo. Bukas, Miyerkules Santo. After that, Holy Week na talaga. So marami tayong pag-uusapan ngayon nito bago tayo magpunta sa ating mga paksa ngayong hapon. May mga kasama po tayo dito sa Lumang Studio at kami po inyo napapanood ngayon nationwide and international. Magandang hapon siyo, Kaloy. Please go ahead. You are now on the line. Magandang hapon sa ating mga taga-subaybay sa ating programa mula alas 2 hanggang alas 3 sa Kakampi Online, di ba? At sa ating mga kasambahay ng bahay, kung sino nagpapanood. Magandang hapon. Sana ituloy ang support ng program kay Alex Sonio. Kasama rin po natin ngayon si Rose, maganda po si Rose, na magiging broadcaster na natin pagkatapos ng mga ilang panahon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yun lang? Maiksi oh. Ang bawal dito maiksi pag bumabati. Alam mo, mahal ang bayad natin dito. Tapos ang iksi-iksi mong magbati. Yung mga babati mo naman, total ano naman Kaloy ngayon eh. Total eh. Nahiya lang siya. Hindi, si Mana Santa naman. Magtiis ka na lang. Sige Ros, batiin mo yung mga dapat mong batiin sa probinsya. Ang magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat ng mga nanonood, lahat ng mga nasa ibang bansa. Ang sino pa ba, Bishop? Eh, pinapanood tayo sa Hong Kong, di mo alam. Opo, may tumawag sa akin. Yung mga kaibigan ko sa Hong Kong. Marami kang kaibigan sa Hong Kong. Opo, yan. Marami. Sina Catherine at iba pa. Kasi ngayong oras, break time nila doon from 2 to 3. Ngayon, paminsan daw, naglalaro sila, napanood nila tayo doon sa online. Sa TV. Tapos tumawag sila dito. Kasi sa Hong Kong, maraming tayong mga citizens crime watch doon. Mga 2,000 ating mga member doon. At sa nationwide also, maraming tayong mga kasamahan doon. Yung mga kasamahan mo, Rose, sa bahay, hindi mo babatiin kung sino man sila doon? Yung mga kamag-anak mo doon sa Nueva Ecija? Binabati ko po ang mga kamag-anak ko sa Jaen, Nueva Ecija, mga Ocampo, Malga po. Ay, hindi po. Isa lang po ang mister. Ayaw banggitin. Tsaka na lang. Huwag mo nang pipilitin. Masyadong mabait. Masyadong mabait. Kasama rin po natin ngayon ang ating naging guest long last week. Ngunit nung mabuti kung ano bang health, ano ang wellness. Magandang hapon sa iyo. Okay. Magandang hapon din po sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood. At magandang hapon din sa lahat ng ating kasama dito sa ating studio. Na napag-usapan natin last week tungkol dito sa health and wellness, yung sa kumpanya ninyo dito sa Mandaluyong, gaano na ba katagal yung kumpanya? Backgrounder lang kasi bitin na bitin kami last week. Okay, ang Vision Quest po ay isang 10-year-old company.
So mula po noon, ang aming naging pinakapangitain ay makapagatid ng mga produkto na makatutulong sa ating pangangatawan at makapag-provide ng sideline o paghahanap buhay o livelihood na tutuon papunta sa tinatawag nating financial and personal independence. So mula po noon hanggang ngayon, patuloy po namin ginagawa ito. Kaya kami po yung nagdadala ng mga produkto na alam namin makakatulong para sa bawat isa sa atin. Sa inyong harapan po, nakikita niyo yung dalawang product ng Vision Quest. Yan po ang Revive at saka yung Barley 8. Sa kumpanya ninyo, dadalaw lang ang produktong dinadalan niyo. Maliin liban dito sa drinks at saka sa barley. Actually po, meron pa kami ibang produkto. Meron po kami mga tinatawag na immune builders. Yan po yung mga kapsula. Meron din po kami mga coffee, meron po kami tea, meron din chocolate. So may mga iba pa tayong produkto. But right now, para hindi lang tayo masyadong malito sa dami ng produkto, we are introducing yung tinatawag nating health wine at saka yung tinatawag nating barley 8 health drink po. Dito sa uunahin natin itong barley kasi marami na ngayong lumalabas na mga barley products. Ano ang kaibahan ng barley products mo ngayon at yung barley products noon at nung unang-unang lumabas ang barley products? Sapagkat nung una, napakaganda ng produkto nila. Yung makikita po natin sa merkado ngayon, yung sinasabing barley, period. Sabihin po, barley, wala pong halong iba. So, iba tawag nila dyan, pure barley. Yung sa atin po, kaya tinawag na barley 8, nandun po yung magandang features ng barley at dinagdagan po natin ng mga kakampi yung ating barley. Nilagyan po natin ng lagundi, nilagyan po natin ng noni, nilagyan natin po ng guyabano, nilagyan po natin ng ganoderma, ampalaya, malunggay, pineapple, at saka Q10. So, we believe with this team, will be able to achieve yung tinatawag na synergistic effect. Ibig sabihin lang, magaling na ang barley, naging super galing pa dahil nadagdagan natin mga herbs na mag-e-enhance ng kanyang benefits. May katanungan si Kaloy sapagkat last week, kukunti lang na itanong ni Kaloy. May tatanong lang tayo. Yung ingredient ng mga gamot ganyan, nakakaabot ba tayo sa wells in the province, pwede natin ibenta na rin? Ganyan? Actually po, nationwide po ang ginagawa natin. May delivery system din tayo. Kung yung patungkol sa herbs na sinasabi nyo, ang mga herbs po natin nagagaling dito sa Pilipinas. So, natural po lahat yan. At kami natutuwa na ang ating mga herbs sa Pilipinas po ay pinakamatataas ang quality. Madalas nga nangyayari, nagiging parang raw mat o raw materials na ginagamit sa abroad, yung ating mga materials. Kaya pagdating sa atin, tawag sa kanila balik products. Kinuha yung mga sariwa nating ingredients, prinases sa labas ng Pilipinas, bumalik sa atin as imported. But in fact, dito nang gagaling yung pinakamagagandang raw materials. Pangalan lang nila. Rose, may katanungan ka ba? Nabanggit natin yung mga material, mga herbal na nandito sa Pilipinas. Actually, ako naniniwala dyan kasi ang lupa ng Pilipinas talagang masustansya. Ano yun? Yung mayaman sa mga nutrients. Kaya yung mga pananim dito, potent siya. Okay. Ang barley natin, saan natin nakukuha dito sa Pilipinas? Meron ba? Pag barley kasi pinag-usapan, hindi pa fully developed ang barley sa Pilipinas. So, yung sinasabi natin na highest quality ng barley, nakukuha po sa Australia at saka sa New Zealand. May tatanong lang pa ako. Saha, Bishop, is this the product na meron tayo certification, pakita galing approved by the yung parang Food and Drug Administration, di pa? Kasi buti mga sigurado, baka may akala na gawa natin, di ba? Opo, meron po tayong mga dokumentong na ipapakita dahil lagi pong chine-check rin yan. Tsaka may yearly renewal po yan. Opo. Meron tayong approval ng BFAD. So, wala po tayong problema dyan. Iba naman, nagtatanong sila, how good is your product? Actually, kami po, wala kami sinasabi na mga therapeutic claims.
But based on the testimonies of the customers or users, marami pong cases yung mga stroke patient po namin, yung kanilang nagiging recovery mabilis kasi iba nagkakaroon ng mga paralysis. But this paralysis na kokorek, dati hindi makalakad, ngayon nakakalakad na, hindi magalawang kamay, ngayon gagalawang kamay. Mabilis po ang recovery. Dahil ang stroke po ay pangalawa sa nagiging dahilan ng kamatayan ng isang Pilipino. Ang number one po dyan is heart attack. Marami rin po nagpapatotoo na na-avoid ang heart attack kasi sila po ay nagkakaroon ng mga symptoms. So, sila po ay nagpapa-x-ray ng kanilang mga veins. Pagtapos po makita mo yung mga barabara, sila gumagamit po ng ating produkto. Then after, using our product, nag-clear po yung mga arteries and veins nila. Kaya yung iba po, kesa ma-angioplasty, isang procedure na napakamahal, hindi na po dumadaan doon dahil gumagamit natin yung produkto. Marami rin pong nagbibigay sa amin ng patutuo, lalo na yung mga OFW users natin. Kasi kung minsan bago sila umalis, may medical check-up. Eh bumabagsak sila, so ginagawa nila, nagtitake sila ng ating product. Maraming cases yung problema sa lungs, sa kidney, eyesight, pati sa blood pressure, pati sa cholesterol. Ginamit mo nila yung produkto natin. Then after that, cleared na sila, they can leave the country as an OFW. Last na, tatanong natin. Pwede pakiulit lang sa mga late tuner, last week hindi nalaman, paano paggamit itong alak? Pwede pakiulit lang, oh. Eh, if you don't mind. Para yung mga let you na hindi pa alam, kabubukas nila ang internet, parang ulit lang para makilala ang product natin. Okay, kasamang kaloy, tawag niya alak. Ano? Actually, it comes in wine form, pero hindi po siya intoxicating drink. Ang tanong, bakit nyo ginawang wine form? Kasi gusto natin, wala pong additive. Yan po ay talagang natural. Bakit pa rin ang ginawa natin wine form? Kasi po, mabilis ma-absorb ng body pag wine form. Kasi pag inumo pa lang yan, in 10 minutes, buong body po nagbe-benefit. Again, ang tanong po, bakit in wine form? Kasi in wine form, madali mag-synergize yung mga extract ng herbs na ating nilagay sa loob. So, gagawin lang nyo po, kung kayo mag-take for maintenance purposes, sabihin po, walang problema sa katawan, ito po'y isang jigger, 10 ml po. Mag-take kayo empty stomach 30 minutes before a meal. So, sa umaga po, bago kayo mag-breakfast, mag-take lang kayo nito 30 ml. And you will be energized for the whole day. Ngayon, iba naman po, may mga conditions. Let's say, mataas ang iyong creatinine, ang kidney mo gusto mong maayos. All you have to do is to increase the intake. If you are going to take it 3 times a day, sabihin, bago mag-breakfast, bago mag-lunch, bago mag-dinner. Again, empty stomach. That means, 30 minutes before a meal. Ngayon po, maganda yung ating mga users, nagpapalaboratory sila bago gumamit para makita nila how effective yung ating produkto sa kanilang condition. So, mapapansin po natin, kitang-kita yung nagiging improvement kasi this can be read through the laboratory results. Palita ko, ito pwede pang-cancerous yun, no? Pwede advance natin sa mga tele. Opo, marami na kami nagpapatutuo. Again, it's not coming from us, from the but the users, ano po. May isang case kami na talagang extreme benefit na nakuha niya kasi bone cancer po, isang masakit, magastos, mahirap, at mabilis na karamdaman, kumalat. Pero praise God, siya po ngayon ay napakalakas, siya ay tumatakbo. Actually, asawa niya, OFW. Ayaw na nga siyang tingnan pag nag-ano sila, parang live stream. Kaya ano, pagbalik niya dito, lumakas na yung kanyang asawa. Nagpunta sa opisina ko, nagpasalamat. Ang unang sabi niya sa akin, sir, sexy na uli ang misis ko. Kasi dati naging butot balat na yun eh. Okay. Ayun. How about to? Okay na, ano na. Si Rose, marami rin katanungan na kaloy. At nung last week nga ay yung katanungan ay naputol tungkol dito sa ano ang kahalagahan ng barley sa mga kababaihan. Ayan. O sige, sagutin mo muna. Okay, sabi natin po yung barley tinatawag to o kinukonsidera isang superfood. So, yan ay actually pagkain. Anong part pa ng barley ginagamit natin dito? Yung grass po. Hindi po yung grain. Yung grain kasi madalas ginagamit yan sa paggawa ng tinapay. Ngayon para sa babae, iba kasi ang composition ng babae. Especially, nagdi-deliver kayo ng
babies, ano? Tapos may tinatawag yung mammary glands. So yan po ay napakaganda sa katawan ng babae kasi meron din kayo tinatawag na mga period. Diba? Mahirap sa kanila yan. Yan po ay nakokontrol. Yan po ay naayos na pag-take nyo ng barley. Pati sa stress level po, tumataas ang resistance o strength ng stress level nyo. Isa pa yan, kung gustong-gusto ng ating mga customer yun, yan ba ay mayroong anti-aging feature? Sino ba gustong tumanda? Sa babae, ayaw namin yan. Mahal magpa-repair ng mga wrinkles. So, yan po ay nakakatulong. Yung aging po, hindi na-stop yan, but that can be managed. If you are taking the right food, you're having the right lifestyle, and you have the right genetics kuminsan. Kaya mukha tayong bata kasi sa iba, although we are of the same age. Because we are using a product na considered superfood plus 8 other herbs. Kaya ang pangalan po niya, Barley 8. Pero ito ay may tatanong lang ho. So, yung product ninyo is distribute to any drugstore o dito sa CCW muna, ma'am? Actually, yung produkto natin nasa direct selling po yan. Wala po tayo sa mga drugstore. Actually, gusto ko ipakita lang ito kung gusto niyo makita yung ating website. Pupunta lang po www.visionquest.ph o no, gusto niyo mag-email sa amin, visionquest@yahoo.com. Pwede rin nyo po kami i-like sa Facebook, i-type lang nyo yung Vision Quest. So for any question, queries about the product, about the company, pumunta lang po kayo dyan. Pero kung nandito po kayo sa Pilipinas, pwede po kayong tumawag sa aming landline 633-5473. Meron din po tayong cellphone number na pwede nyo tawagan. 0922-811-7295. Pwede po kayong mag-text, pwede po kayong tumawag. Lalo na kung ang inyong linya ay sa SAN. Pwede. Ulitin ko number, 0922-811-7295. Si Ross ngayon, marami rin katanungan dito kay Nick, kaya... Oo, kasi common dito sa Pilipinas yung PASMA. Yung mga construction worker, nagtrabaho buong araw, tapos pagdating ng gabi, hapon, pagkatapos ng trabaho, naligo. So, PASMA, masakit ang tiyan, masakit ang katawan. Nakakatulong ba yung product natin? Alin ang marerekomenda mo? Yung barley na nasa... Barley 8. If you want to take something concentrated in wine form, we have Revive. So yan po ang aking masasabi ng produkto. Patungkol naman doon sa PASMA, unang-una po, sana maiwasan natin ng PASMA. Sabi lang po dyan, pagod tayo, huwag tayong basta maliligo. O kung minsan naman po, nalalamigan tayo, pasmado tayo. Ngayon ang body natin po, pag malakas ang ating immune system, meron isang system of defense na hindi ka talaga naapektuhan. Kasi kuminsan, pare-pareho kayong pagod, naligo, pagod ng kamay, nagbasa. Pero yung iba, hindi naman nanginig ang kamay. Walang masyadong effect. Hindi nagpantal-pantal. Hindi lumabas ang mga ugat sa binte. What was the difference? The difference was the kind of immune system that person has. So, pag kayo pa nagtitake ng ating mga produkto, mataas kasi ang iyong defense system. Nalalabanan mo yung mga agents of aging o PASMA o yung tinatawag din natin panlaban sa mga toxin na lumalaban sa company. Opo, sa Tagalog, tawag yan resistensya. Malakas ang kanyang resistensya. Isang kwarto, may ubo ng ubo, kumalat ang virus. Sampu sila. Pero ilan ang nahawa? Dalawa. Ba't hindi lahat? Kasi mataas ang resistensya nung walo over yung dalawa. So, ang importante sa atin, lagi natin pinapalakas yung resistensya. Kasi gusto natin prevention, hindi cure. Ang prevention po, mura. Ang cure, mahal. Kaya lagi sinasabi, bawal magkasakit. Dahil
mahal magkasakit, mahirap magkasakit. May katanong nga tayo kay Nick, ah. Yung ganyan mga product natin, yung may age limit, start ano ba yung bata, ilan taong pwede umpisa hanggang matanda? May limits ba age yung anong edad pwede umpisa uminom? Meron ba tayo dyan na... Actually, 6 years old po, pwede na dito sa ating Reviv kasi it comes in wine form. Now, for this po, maski 4 years old, iba mo, younger pa. Kasi ang lasa po nito, napakasarap. Parang pineapple drink po siya. Ito po, maski 4, pwede na po ito. So, wala pong problema. Ngayon, madalas din tanong, eh, if I am taking some medication, pwede pa ba ako mag-take nung Reviv? The answer is yes. Kasi kung isa po, may medication tayo, may tinatawag na side effect. Nagkakaroon ng toxin ng body, mas mabilis po na mawala ang toxin nung gamot mong tinetake kung nagtetake ka ng Reviv at saka ng barley. Kaya mas maganda po, sasabayan mo kasi dapat in-neutralize mo yung side effect ng mga gamot na ininom. Eh kung food supplement na ininom namin, pwede pa ba kami mag-take? The answer again is yes. Pero kung gusto mo talagang maging challenging, subukan mo munang ito, i-take mo. Tingnan mo kung anong mas magandang effect sa body natin. Bilang mga Pilipino, gusto natin salitang hiyang. Madalas, maraming produkto na maganda sa iba, hindi maganda naman sa iba. Anong sasabihin natin? Kasi hiyang sa akin. Doon sa isa naman, ay hindi hiyang sa iyo. So try the product and see how it can help us. Nick, may tatanong pa tayo sa, how about yung mga tao, siyempre may sakit, gusto mag-take mga antibiotic, may conflict ba sa product mo kung halimbawa nagtetake siya antibiotic, di ba? Mga may milligram, di ba? May apekto, may side effect pa silang dalawa, hindi kayo maglabanan sila? Hindi po maglalaban. Nabanggit ko nga kanina, kung kayo po yung may medication at yan po ay nagkaka-result ng mga toxins, lalo pong lalabas agad ang toxin. Kasi lalakas yung resistensya mo. Marami po kaming cases na dinadialysis. Usually, pag na-dialysis ka, lantang gulay nga ang tawag nila dyan. Pero dahil sila po yung nagtitake ng Reviv, so ating produkto, yung aming mga users po, they testify after the dialysis, malakas na sila. Yung iba dati, ini-stretcher pa after having the procedure. Ngayon, lumalis sila on their own. Umakit ng hagdan on their own. Yung iba nag-drive-drive, yun ang kanilang testimony. Dahil natulungan sila ng Reviv even while they are having their dialysis. How about yung mga mahilig sa mga alak? Uminom pa siya ito, mayroon bang effect? Magko-conflict. Anong tulong nito? Kasi kung ano may nasira noon, natutulungan ito. May defense shield kang nagagamit para maprotektahan yung ating mga piyesa ng katawan. Opo. Yung iba naman, mahilig sa alak, pero dahil ito, it comes in wine form, pero hindi nakakalasing, gusto nila. Ang problema na lang ng kanilang asawa, yung kanilang misis, itago yung Reviv, baka ubusin eh. Rose, kanina, sabi mo, may tatanong ka pa. Ikaw na. Ah, ganun. Okay. Ganit ang tao kasi nung ipinanganak nung baby. Healthy. Maganda ang skin. Healthy talaga siya. Habang lumalaki, pinapakain na. Marami ng kinakain, marami ng karne. Yan. So, kung ano yung pumapasok, dapat lumalabas. So, ang tanong ko is about constipation. Kasi minsan, kain ang kain, tatlong araw na, wala pang lumalabas. Okay, ano ba yung sa constipation? Yung ability natin na hindi makapaglabas ng mga toxins sa body. Normal po dyan, pag tinanong nyo sa mga doktor, hindi pwedeng hindi ka at least magkakaroon ng movement in a day. So, kaya sabi nila, 2 to 3 normal pa yun eh, sa paglabas ng ating kinakain. Ngayon, maraming problema dyan kasi kuminsan nagkakaroon ng sinasabi ng parang impacho sa pagkain. Dahil yung kinakain natin, mali. Maraming pagkain na pumipigil doon sa movement. Kasi may,
magkakaroon ng movement yung muscles mo para ilabas nito. Kasi ang nangyayari yung pinaka, sabi natin, excuse me na lang, ano, yung bowel. Nasa loob, kuminsan kasi na dehydrate yan, kaya tumitigas. Ang normal dapat yan, malambot. Kaya ang laging sinasabi po dyan, kumain ka na maraming pagkain, rich in fiber. Ngayon, how can you know whether you are taking enough fiber? Tingnan mo yung lumalabas sa umaga. Pag ang lumabas sa umaga ay naging submarine, ano ba yung submarine? Nahulog sa ilalim. Kulang ka sa fiber. Pag ang lumabas po ay naging bangka, sabihin ko lang, lumutang. You are having enough fiber. Eh kung meron ng lumutang, may lumubog pa, kulang pa rin sa fiber. Yung produkto po natin, mapapansin nyo, it will aid you in having an easier movement sa umaga. At makikita mo, magiging regular pa. Isa yan sa mga unang patotoo eh. Ay, nakatulog ako na maganda, pagising ko pa, ang dali ng aking ginagawa sa umaga. Success. Eh, may tatanong lang tayo, last question kay Nick. Since your product is very successful, may bala ka ba na ipa-advertise sa government natin para ma-promo at least alam nila na this product is good, may bala ka ba i-advertise natin? Para masikat ang product natin, di ba? So, para may kaalaman, di ba? Actually po, wala kaming commercial advertising na ginagawa. What we have are publicities just to show that people has been helped by the product. At ang aming pinaka nagpo-push po nito is through direct selling, sabihin word of mouth. Marami po tayong mga kasama na nagpo-push ng product. They start with themselves, then later on, their relatives and their friends are able to see what the product has done for them. Ngayon, for some naman, they want the product because it can provide extra income. Once they see there is an extra income, they might pursue to go full-time to enjoy the extraordinary income. Kasi yung product niyo mukhang very okay sa mga pasyente, di ba? Yung mga hindi nakakala, anong advantage ng product niyo? Si Ross, mukhang may tatanong pa. Doon ako sa income entrasado. Kasi hindi lang pala cancer ang nagagamot niya, pati cancer sa bulsa kasama. Pwede bang ano, syempre, ang mga may audience tayo ng mga OFW, naririnig tayo sa buong mundo. So, yung iba dyan, nafe-feel ko din yung nanay ako eh. Gusto na rin nilang umuwi ng Pilipinas at dito na lang. So, pag-uwi nila, ano yung pwedeng hanap buhay na gawin nila para hindi na sila umalis ulit? Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng station ID. See the happy years we had before.
that kept this old heart beating has been shattered by the closing of the door. Asenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, nadoble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Yanis. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong hapon, marami pa pong katanungan na dapat sagutin ng ating panahon ngayon sapagkat medyo gumaganda ang takbo ng ating talakayan dito, lalong-lalo na yung mga katanungan kung para saan itong wine or drink at ano itong barley. At yung katanungan ni Rose kanina tungkol dito sa barley, siguro sasagutin na ninyo ngayon. Actually po sa opisina po, meron tayong tinatawag na business opportunity meeting. So yan po alas 2 ng hapon, araw-araw. Kung interesado kayo dun sa pwede ninyong kitahin sa pagninegosyo at paggamit ng ating produkto, pumunta lang po kayo sa LG01 Cityland Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City. Katabi lang po lang ng Shangri-La Mall Plaza. O tumawag ito sa number natin, 633-5473. Ngayon po, kung nasa abroad kayo, gusto mo pang malaman yung tinatawag na percentages o positions, you can send us an email dito sa kaninang pinakita natin na visionquest@yahoo.com. Doon sa ating pong pinapakita ngayon, pwede nyo pong padalang kami ng email, sasagutin po namin. Magpo-forward po kami ng mga business opportunities na pwede nyong salihan. Especially ito sa sinasabi nga natin, OFWs o kamag-anakan ng mga OFW. Ang napag-usapan ng OFW, halos lahat na ata ng bansa ngayon ay may Pilipino at na napakaganda, lalong-lalo na doon mga kababayan natin sa Hong Kong. Pinakamarami ngayon sa Hong Kong at sa Singapore. At sa mga sa Taiwan, marami ng mga Pilipino, lalong-lalo sa Korea. Doon lamang sa mga, kung mapag-usapan lamang itong produkto ito, lalong-lalo na sa Singapore, kapagat isang araw, sa isang linggo, mayroong tinatawag silang rest day, mayroong silang pinag-aanuhan doon, yung Central Park nila doon sa Singapore, na kung saan puro Pilipino ang nando doon. Wala ba kayo napapadalang mga taong magsasalita doon sa grupo ng mga Pilipino, lalong-lalo na doon sa Singapore? Kung kami po ay mayroong invitation, pwede kami pupunta rin po doon. Pero pag nagpunta ka kasi for business practices, may mga necessary permits na ginagamit. Pero yung iba po ang ginagawa, lalo na sa Hong Kong, doon sa binanggit niyo sa may Central Park, kinakausap lang po sila. Wala yung formal seminar. Wala formal seminar doon. So, kinakausap sila, binibigyan sila ng libreta. Ang ginagawa naman po nila, pag sila nakausap, binabalikan nila yung kamag-anak dito sa Pilipinas. O pumunta ka sa ganito, sa Vision Quest, sa ganitong lugar. Maganda, narinig ko yung nagpunta dito. Ito yung mga dokumento. So, ang nangyayari po, ang mga attend mismo pa, yung kamag-anakan nito. Kasi kung minsan,
Yung kamag-anak mo dito, siyempre, dependent sa'yo doon, hingi ng hingi. Eh kung matuturuan nilang kumita on their own, sabi nga, huwag ka mamigay ng isda, magturo kang mangisda. So pag naturo nila mangisda yung kamag-anak nila, nako, mababawasan po ang sakit ng ulo ng kakahingi. Tama-tama yun. Bago tayo magpatuloy, dumating ay isang kasama natin nagbo-broadcast din dito, si Cheryl. Maganda po si Cheryl. Magandang hapon po, Bishop, at sa lahat po ng nakikinig sa Kakampi Online. Itong problema namin dito, Nick, eh. Pag may mga bago dito magsasalita, pinakamahaba na isang minuto. Eh, masyadong tipid. Eh, ubusin natin ang isang oras dito, hindi ka pwede magtitipid dito. Lalong-lalo yung koresma, hindi ka pa naman natin nagpipinitensya. Pagpunta siguro dito kanina, nagpinitensya ka na sa traffic. Ituloy na lang po natin yung mga ano po, pangkabuhayan na tips po sa kanila para mas lalo pa po nilang ma-enjoy yung programa po. Wala ka mabatin yung naiwanan sa bahay. Kasi po lahat din naman po sila out of town, hindi rin po nila nalalaman pa eh. Kaya pagbalik na lang po. Si Cheryl masyadong mahihain din ito eh. Kasi pag nasa media ka kasi, hindi po pwedeng mahihain dito. Ay, hindi sila napapakinggan. Maaga pa silang umalis kanina. Sobrang traffic ngayon, lalong-lalo ng Semana Santa. Ito ngayon, Nick, ipahinga ito ng mga kandidato sa mga senador, sa mga party list, sapagkat naikon na nila ang buong Pilipinas eh. Pero yung mga, sa March 30, umpisa na ng paglabas ng mga local na government, mga local na kandidato, aywan ko kung sabi ng COMELEC, pwede na sila mag-umpisa, pero Linggo pa yun eh. Mas maganda kung sa April 1st nila lumabas siguro. At maraming makikipag-usap sa kanila doon. Eh, dito naman kasi sa atin sa Pilipinas, kahit na hating gabi at mayroong palabas, pumupunta ang mga politiko eh. Kahit na hindi iniimbita eh. Biglang susulpot. Pero pagkatapos naman ng election, kahit na imbitahin mo 10 beses, hindi na pupunta. yun ang nagiging sakit natin dito sa Pilipinas eh. Kaya siguro si Caloy, marami itong kinakandidato dito sa Maynila eh. Bishop, sa ngayon ang ano natin concerted this Holy Week ay katahimikan. Tulungan natin mga nangangailangan. Wala muna kampanya. Man, napakaganda na sinasabi ni Colo ngayon. Kasi last week, itodo-todo ang kanyang kampanya ngayon. Biglang tigil eh. Biglang tigil ka ngayon. Holy Week eh, Holy Week. Bait ka ngayon. Pipinitensya siya. Kasi pag si Caloy nakahawak ng ano ng mic, huwag mong pipigilan yan. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. May mileage eh. Eh, napag-usapan natin yung Kwaresma kasi dapat talaga mayroon tayong lalong-lalo ngayon, Holy Thursday, Good Friday, eh, pinitensya yun. Kanina lang marami kami nakita doon sa daan, nadaanan natin na nagpabasa. Sa inyo ba rin doon sa Nueva Ecija, may pabasa rin ba doon? May tuloy-tuloy ang pabasa doon. Oo, sa Nueva Ecija. At hanggang ngayon, meron kaming moro-moro. Pinapanood yon yung sa corner ng kalsada. Ano yan, nagsimula na sila ngayon gumawa ng stage. Tuloy yun, every year. Hindi ka naman ang inibinta ata sa papuntang Nueva Ecija, no? Ha? Sa ano pa ako uuwi? Sa madaling araw ng Webes. Itong sinik, marami rin yung karanasan pagdating sa Kwaresma, pagkat medyo malapit na siya maging senior. Hindi, magtatanong lang tayo dito kay Nick. Total, napag-usapan ang Kwaresma. Actually, napakaganda po na tayo nagtabi ng isang linggo para magbulay-bulay patungkol sa nagawa ni Kristo para sa atin. Kasi tayo yung nagdiriwang, maski malungkot, pero nagtatapos sa kaligayahan sa araw ng muling pagkabuhay. Yan po isang patutuo sa atin kung paano si Kristo Jesus naghirap, namatay, nilibing, nabuhay na magmuli para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sana po ating maintindihan anong sinulat sa banal na kasulatan.
patungkol sa anong ginawa ni Kristo sa bawat isa sa atin. Kaya huwag na nyo pong saktan ang inyong sarili para mabayaran nyo yung utang nyo sa Diyos. Ang utang po ng isang taong nagtiwala kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas ay bayad na. Huli ka na, hindi mo mababayaran ang kasalanan mo, binayaran na ni Jesus. At yan po ay tinanggap ng Diyos. Kaya tayo po ay nagdiriwang pagdating sa tinatawag nating Linggo ng Pagkabuhay. Ayoko pong sabihing Easter Sunday kasi hindi naman dapat Easter Sunday yung tawag natin. Resurrection Sunday. Tayo ay nagdiriwang sa Resurrection Sunday dahil tayo po ay bubuhayin muli sa presensya ng Diyos dahil may isang Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanyang magtiwala ay di mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo, pag nagsalita si Nick, parang pastor talaga kasi kasama ito sa CCF. Ay, ang CCF, Bible Center yun. At siya nagtuturo dito sa CCF. Kaya pag nagsalita yun, mamaganda ang kanya mga pananaw. Pero napag-usapan natin yung utang. Alam mo si Rose, maraming kaibigan na maraming may utang. Ngayon, hindi pa nagbabayad eh. Paalalahan lang nila ngayon. Huwag na kayong magpasakit na yung katawan. Bayaran na lang yung utang. Bishop, pwede matanong ha, totoo, open forum. Kasi ang CBCP, hindi sang-ayon daw ang tao na parang pinaparusa sarili. Right, tulad ng pako sa cross. Ano ang opinion niyo, Bishop? Sa pagganong pagkakataon, kagaya ng sinasabi ng Biblia, bakit mo sasaktan sarili mo? Sapagat ang sarili mo ay ginawa yan, kawangis ng Panginoon. And then your body is the body of Christ. Eh bakit mo sasaktan? Mayroon lang ibang manalilis siguro ng kanilang paniniwala na kapag sinaktan nila ang kanilang sarili, ay nakakabawi na sila o pinapataw na sila ng kanilang kasalanan. Ay individual na thinking nila yon. Pero wala naman sa Biblia, nasaktan mo yung sarili. At yun nga, kasama rin tayo dun sa pananaw ng mga kaparian sa CBCP. Kahit na mga Kristiyano, mga born again Christians, na ipinagbabawal din natin ang yung sarili, saktan mo pag nagpapapinitensya ka. It's more on huwag magagalit sila, letting the people know na ikaw ay kasama doon sa kanilang pananaw na kapag sinaktan mong sarili mo, ay nakakabawi ka na o pinapatawad ka na ng iyong kasalanan, which is a wrong concept. Itanong din natin dito kay Nick sapagkat medyo malapad ang kanyang pananaw dyan. Yung iba kasi po nagiging isang paraan na nagiging emosyonal. Kaya para sa kanila, kailangang dagdagan ko pa ang ginawa ni Kristo. Hindi pa sapat yung nakita natin kanyang paghihirap sa krus. Pero yan po eh, sabi niya, it is finished. Sabi niya, mga anak, tapos na, naganap na, nabayaran ko na, wala na kayong babayaran pa. Kaya na kung minsan nagiging emosyonal ang mga Pilipino, they want to more or less take part. Gustong mag-ambag pa, wala na po kayo iambag. Sabi po sa Grego, tetelestai, sabihin, fully paid. Ang utang natin ay nabayarang buo, walang natira. It was a perfect sacrifice. Kaya ang gagawin na lang natin ngayon, tayo ay magpapasalamat na tayo ay binigyan. Gagawin na lang natin ngayon, ipakita natin na tayo ay may Kristo. Meron na tayong bagong buhay. Ayun. At saka idagdag ko rin po doon sa mga nandiyan po sa kaasada na sinasaktan po nila yung katawan nila na pwede naman, di ba nakasuot naman po sa ano yun, sa Bible po, sa New Testament na your body is a temple. So kung your body is a temple of God the Father Almighty in heaven, dapat igalang mo yung katawan mo. Wag mo siyang sasaktan kasi nandun nga, nananahan nga ang si Jesus Christ at si God the Father sa'yo. So, yun lang po. Tatandaan mo lang yung nakasulat dun po sa Bible na New Testament that your body is a temple. So, dapat igalang mo maig yung katawan mo hanggat maaari nga lalo mong bigyan ng magandang kalusugan yung katawan mo because, yun nga, sinabi na kagad ni God the Father through the Bible na your body is a temple of Him. Of God the Father Almighty in heaven. And aside from that, syempre, complete resurrection naman talaga yung the deeper message of
yung tawag nila dito Easter Sunday. So, complete resurrection, ibig sabihin po nun, Christ has risen. Yung resurrection na yun is, kasi yung iba, masasabi nila, nag-resurrect nga, pero hindi naman complete. Si Jesus Christ, nung nag-resurrect kasi siya, complete yon kasi through his forgiveness of our sins, kaya siya naiakyat sa taas masyado. Kaya yun, complete resurrection, yun po ang pinaka-importante sa lahat po. Saka Bishop, may dadagdag lang ako, ha? Opinion ko lang. Kung gagawin tayo, di ba, Bishop Nick, pwede magawa tayo ng not in the public. Pwede ka gumawa ng kabutihan na ikaw lang nakakaalam. Hindi na kailangan publicity. Tama ba? Okay ba? Tama po yun. Maging sa ating pananalangin, yun ang tinuro ng ating Panginoon. Natatandaan niyo kanyang mga alagad. Sabi nila, Panginoon, teach us how to pray. Tapos sabi niya, ganito ang tamang paraan ng panalangin. At sabi, kung ikaw yung mananalangin, magkulong ka sa cabinet. Diba yun ang sabi dun eh? Magkulong ka sa cabinet. But as you pray secretly, your Father in heaven will listen secretly also. Opo. Hindi na kailangan publicity para alam niya yung anong ginawa niya, penitensya sa sarili niya. Okay, Ross, ikaw. Si Ross, maraming penitensya ang gagawin niya kasi masyadong marami ang pinautang eh. Hanggang ngayon eh, hindi pa binabayaran eh. Sa akin, at least dito sa Pilipinas, meron tayong isang linggo ng pagunita. Panahon na rin yon na magmuni-muni at makapag-isip-isip, gaano na nga ba karaming masama yung nagawa ko? Or ano pa bang kabutihan yung dapat kong gawin? Or marami na ba? May mga mabubuting bagay na ba akong nagawa para sa kapwa? Sa next week ay April 2. Ang April 1 is Monday. April 2 is Tuesday. So balik tayo rito ulit sa ating TV program. At halinawa magkakaroon tayo ng mga panibagong format sapagkat may mga bisita na tayong imbitahin from other departments of the government, tapos lalong-lalo na yung mga OFW na nakabalik sa Pilipinas na pinagmalupitan ng kanilang mga amo doon, iyon ay magiging bahagi na ng ating programa at ang mga kapulisan na imbitahin din natin dito sapagkat ang mga kapulisan natin ngayon ay pag may kasalanan, front page. Pag nabaril at napatay, back page. Sa dyaryo. Kaya nga yung mga pag-usapan pa rin natin yung mga human rights na mga kapulisan, na mga taong gobyerno na saka gusto nilang maging maayos ang patakbo ng gobyerno ay nagbubuhis ng buhay. Yun ang bibigyan natin ng parangal sa susunod na pagkakataon. Sapagkat ang itatalakay natin ang kabayanihan ng mga downtrodden na nakakalimutang idyaryo yung kanilang kagandahang ginagawa sa ating pamayanan. Bishop, meron akong naalala. Kasi di ba sikat ang Sulu ngayon? Ang Saba. So yung mga bayani natin na taga Saba, naka-back page din yun eh. Or mukhang hindi yata nalagay sa dyaryo. Si Lapu-Lapu, yung mga kasama ni Lapu-Lapu, lumaban noong unang panahon. Noong isang gabi, nandoon ko kay Lapu-Lapu sa luneta. Front page ka doon. Yung Sulu kasi, di ba? So, marami din tayong bayani doon na ipinagtanggol ang Pilipinas, di ba? Ay, nagpapasalamat tayo kay Attorney Jeremia Sabelica sapagkat naimbitahan tayo noong isang gabi doon. Nung pagpatay ng mga ilaw, at napakarami ng mga tao doon sa luneta,
at marami rin mga park marshal, sapagkat ang CCW natin ay na naging kabahagi na ng park marshal at maraming nagpupuntahan doon. Napakalinis na po ng luneta ngayon, napakaganda ng luneta, napakaliwanag ng luneta. Kaya tulungan po natin ang mga namamahala na doon sa mga taong pupunta mamaya within the week, huwag naman kayo magkalat ng inyong mga basura. Magdala kayo ng sariling basurahan at mayroon namang lalagyan doon na mga basura na pwede ninyong ilagay. Pero huwag kayo mag-iwan ng mga tasa, ng mga papel, tapos yung mga paper cups, tapos yung mga plastic bottle. Katungkulan na siguro natin yan na sabihan natin mga sarili na tumulong para maging maayos ang ating parke sapagkat napakaganda na. At nung nandoon tayo nung isang gabi, napakadaming tao, may higit na 10,000 yung nag-participate. Kaya nga, masayang-masaya ang Rizal Park ngayon, kaya panawagan din natin kasama si na Dr. Juliet Villegas, si na Attorney Bialica, si Jeremiah, at ang mga kagrupo no, ng mga park marshals na tulong-tulong po tayo sapagkat ngayon, umpisa na bukas, lalo-lalo na Sabado Linggo, maraming tao doon. Mahigit na 10,000. Milyon ang pinag-usapan ng mga tao doon. Pag nakikita mo doon, mga pamilyang nagbabanding, napakaganda. Eh wala na doon yung ang huling pananalita dito sa ating panahon ngayon. Go ahead, please. Okay, nabanggit lang kanina, meron mga magiging guest dito, yung mga OFW na nahirapan sa kanilang pagpunta sa ibang bansa. Sana meron din mga OFW magpatotoo dito kung ano namang kabutihan ang kanilang naranasan para makita natin yung dalawang muka ng isang OFW. Salamat ho sa iyong pangtangkilid sa kay Alex Rodin sa Tinig Marita. Salamat ho sa inyo sa pagnood ng programa. Rose? Magpapaalam na po kami. Ito po si Rose. Napaka-exit naman. Ito rin po si Cherry Lofame. Nagpapaalam po sa inyo. At kaunting paalala lang po, keep on mind po safety on the road always ngayon pong Holy Week kasi may papunta at pabalik din po kung saan man yung lugar kayo pupunta na papunta man yan o pabalik keep in mind po be safe on the road always. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po dito sa Kakampi Online and until next week po patuloy pa rin po kayo sumubaybay.